Yes po, another issue po, Mayor. Nitong Lunes po, inihag po ng Department of Justice na magbibigay po ito ng 2 milyong pisong pabuya para sa kung sino po makakahuli kay dating Bucor Chief Gerald Pantagat. 1 milyong pabuya naman para sa makapaghuli po kay Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zalueta na iniuugnay po sa kaso ng pagkakapaslang sa broadcaster po na si Percy Lapid o si Percival Mabasa. Kayo po, Mayor, kasi kayo po ang kilala niyo po personally po si Bantag, no, at appointing niyo po under your administration. Dapat na po bang sumuko sina Bantag po at Silueta? Ayaw pa niya eh. Tinanong ko siya kung magsuko, suko na ba tayo? Sabi niya, ayaw ko muna. Wala akong magawa kung ayaw niya. Ayaw niya sa totoo lang. Sabi niya, Mayor, mag-surrender ba ako? Sabi ko, ikaw, ayaw ko. Sabi ko, wala tayong magawa kung ayaw mo. Wala nga lang naman po, pipilitin kung puntahan kita. Hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Tumatawag lang siya. Ang magpukha yung number, hindi naman yung lugar eh. 0900 o whatever. Tawag siya na dapat. Bibiro lang yan. Uniwala pala kayo. Grabe yung bitaw niya dito. Bakit niya binibiro ng ganyan? Kasi una-una, kasi mali rin yung tanong eh. Yung tanong na gusto nyo bang sumuko na si Bantag? Siyempre, di mong pwede sabihin, hindi ko gusto. Baka mamaya mapagbintangan ka ng kung ano-ano, di ba? So, ang sagot niya dito, ayaw niya eh. Wala naman akong magawa. O, parang gano'n, di ba? Parang sinasabi niya. At saka isa pa, mukhang naiintindihan niya. Mukhang naiintindihan niya kung ano yung nangyayari sa kaso ni Bantag at sa DOJ. Okay. Siguro naiintindihan niya, kaya nga niya ipapaliwanag niya pa dito sa dulo kung anong nangyayari dito sa DOJ, kung bakit ganito ang nakikita niya na hindi susuko si Bantag. Okay. Nakikita lang naman niya. Wala naman siyang sinasabing payo na huwag kang sumuko, pero parang gano'n. Siyempre, hindi natin pwedeng sabihin na gano'n ang payo niya, pero yung mga ganyang bitaw ni Pangulong Duterte, read between the lines na nga, ika nga. Ha? Read between the lines, siguro mensahe niya yan kay Bantag, hindi ko alam kung ano, pero bahala na ho kayo. I think that marunong ito si Bantag. Yan o, kasi paano ko nasabing parang yun ang gusto niyang mensahe? Kasi sinabi niya, marunong itong si Bantag. When you say marunong itong si Bantag, para mo na rin sinabing tama ang ginagawa niya. Nako, mabigat itong bitaw ni PRR na ito. I think just his weighing his chances of getting a fair deal. Once he finds out that he can be guaranteed to a talagang ironclad of preliminary investigation or investigation and a good chance. Sa bagay naman, sa mga kay Bantag pati sa ibang all accused people of the Philippines were accused of Rodrigo Duterte. The chances of a fiscal, ang abogado ng people of the Philippines sa court is the prosecutor. Yung defense ng abogado niya. But you know, the chances of getting a conviction dito sa Pilipinas, would you believe it? We place it sometimes, depending sa ano. But the current is, it's always 70-30 proposition. 70% gets the acquittal,
30 lang ang makumpik. Mr. President, tinanong niyo ba yan kay Atty. Kabutas? Hindi, baka mamaya magalit na naman siya. Anong sinasabi yung 70-30%? Ano yan? Ha? Tulpo? Justice? Sinasabi kasi ni Pangulong Duterte, yung 30% lang ang conviction usually daw nangyayari. 70% eh hindi nakukonvict. Maraming rason, di ba? Maraming rason dahil sabi ko nga, hindi ko lang kasi naipakita dito kasi medyo napaglumaan na eh. Merong komento kasi si Atty. Libayan tungkol kay, sa bitaw ni Robin Padilla na tungkol dun sa hinihinaan yung kaso, sinita siya ni Atty. Libayan doon. Kesa sinabi niya na parang sinisira daw yung justice or something like that. Okay? I'm not sure about the exact word. Pero binatikos niya si Robin Padilla sa sinabi ni Robin Padilla na kesyo may mga ilan dyan na sinisira ang investigasyon through presenting a wrong o mahinang kaso. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na minsan o kadalasan 70-30% lang. 70% hindi nakukunbik at 30% lang ang nakukunbik. Isa sa mga dahilan niyan, eh sa baba pa lang, bago pa umabot sa piskal, medyo nadadali na ng technicality, mishandling the evidence, or di kaya ibinababa. Kasi tandaan ninyo, halimbawa, I'm not sure about the exact number. Even sa theft, okay? Sa kasong theft, eh, pinaliwanag nga sa akin yung pulis na kasama ko nung nahuli namin yung nagnakaw ng scooter ko. Sinasabi niya, may binabanggit siya. Kasi tinanong ko, ano ba ang parusa sa pag na-convict ka ng theft? Sabi niya, depende po yan, sir. Depende po yan sa amount nung ninakaw. So may amount, di ba? May amount kung magkano. Kaya nga yung iba, meron pa daw sinasabi na depende rin yan kung saan kinuha. Kung kinuha lang yan sa labas, mas mababa lang at iba yung kinuha sa loob ng bahay mo. Something like that. Okay? I'm not sure about the exact definition noon. Pero ano punto ko dito? Because of that, maraming mga kaso ang nalulusutan ng iilang mga tiwaling pulis. Bakit to? Binabago. Binabago nila yon bago pa dumating sa piskal para bumaba. At the same time, para bumaba yon doon na magkakayarian. Minsan naman, mishandling ng evidence. Pag minishandle mo yung ebidensya, eh madidismiss lang yan. Di ba po? So yun po ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito sa issue ng bakit 70-30%. Hindi lahat namin na pinoprosecute na kundi. Marami ang nakakalusot. Lalo na yung... Mali. 70 at saka 30%. Yung pala tama dun. 70 at saka 30%.